Ating alamin at suriin kung ano nga ba ang submarine ng Spain na inaalok sa Pilipinas ngayong 2023. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ang Navantia ay isang kumpanya ng paggawaan ng barko na pag-aari ng Estado ng Espanya na nag-aalok ng mga serbisyo nito sa parehong militar at sibil na sektor. Ito ang ikalimang pinakamalaking tagagawa ng barko sa Europa at ang ikasiyam na pinakamalaki na may mga shipyard sa buong mundo. Maliban sa matagal nang inaasam-asam ng mga multi-role fighter jet, isa sa talagang pinaka-pinapangarap na makamtan ng Pilipinas na kagamitang pandigma ay ang magkaroon tayo ng kauna-unahang submarine. Maraming administrasyon na ang nagdaan, ngunit naging mailap talaga ang armas na ito. So anong klaseng submarine kaya ang siyang posibleng makuha ng Pilipinas? Sa video na ito, ating tatalakayin ang maaaring bilhin na submarine ng Pilipinas. Ang submarine ay isang uri ng barko o sasakyang dagat na may kakayahang gumalaw sa ilalim ng tubig, na lalong kapaki-pakinabang mula sa pananaw ng militar, dahil mahirap itong tuklasin at sirain kapag ito ay naglalayag sa napakailalim. Nagsagawa ng press briefing ang Navantia sa Spain kung saan kinurpirma nito na nagsusumiting nga ito ng alok sa Philippine Navy para matugunan ang pangangailangan nito para sa dalawang submarine, submarine basing at pagbuo ng submarine force. Ang kanilang alok ay batay sa SAT Isaac Peral class na diesel-electric submarine na may air independent propulsion system na nagpapahintulot sa submarine na mapanatili sa ilalim ng tubig hanggang 3 linggo. Iniminungkahi din ng Navantia na magtayo ng bagong submarine base sa Ormoc, Leyte, na ibang lokasyon kumpara sa loob ng Naval Operating Base Subic na isinumiten ng Naval Group ng France, ang Hanwha Ocean ng South Korea. Ang pagpili sa Ormoc ay batay sa lokasyon nito na may mas mahusay na proteksyon laban sa matinding lagay ng panahon, mababang panganib ng seismic at logistic na malapit sa ibang lungsod. Ang base ay magkakaroon ng state-of-the-art na training site na kinabibilangan ng mga simulator na katulad ng sariling training site ng Navantia ng Cadiz sa Spain. Tulad ng mga alok ng Naval Group at Hanwha Ocean, ang alok ng Navantia ay sinusuportahan ng isang sovereign guarantee at loan para sa 100% na halaga ng Spanish government na magsisimula lamang sa pagbabayad kapag naihatid na ang mga submarine. Sa ngayon, ang alok na ito sa SAT Isaac Peral class sa mga submarine ay pinakamalaki at pinaka-advanced na submarine kumpara sa Scorpene class at ang DSME 1400PN. Ang tanging issue sa Isaac Peral class ay ang bilang ng mga gumagamit nito, na ang Spanish Navy lang ang nag-order ng 4 at nasa ilalim pa rin ng mga konstruksyon, kaya hindi ito napatunayang disenyo. Sa paghambing, ang Scorpene class ay hindi ginagamit ng French Navy, ngunit ginagamit ito ng Brazil, Chile, India, Malaysia na may kabuuang 14 na unit at ang Indonesia na may malamang na isa pang user na hinaharap na may 2 unit. Samantala, ang DSME 1400PN ay nakabatay sa DSME 1400 na disenyo na ginagamit ng Republic of Korea Navy at Indonesian Navy na may kabuuang 12 na unit, ngunit nakabatay sa Type 209 to 1400 submarine design mula pa noong 1980s.
sa alok ng S-30 Isaac Peral Class Submarine Package sa Philippine Navy ng Navantia, naging mas malinaw na kailangan ng Hanwha Ocean na palakasin ang laro nito. Kasalukuyan itong nag-aalok na na-upgrade ang variant ng DSME 1400 Submarine na tinatawag na DSME 1400 PN sa pataas na budget ng proyekto ngayong taon ng $1.7 billion. Binago lamang ng Hanwha Ocean ang DSME 1400 PN upang isama ang mga piling subsystem mula sa KSS Deterred, kabilang ang mga sonar. Ngunit nakabati pa rin ito sa DSME 1400 PN na nag-ugat ng disenyo noong 1970s, German Type 2009. Ihambing ito sa Scorpene class ng Naval Group na nag-aalok ng variant na may katulad ng sukatan ng performance gaya ng Re-Cello class ng Brazil at ang malaking IP-equipped na Isaac Peral class ng Navantia, ang parehong sinasabing nagkakahalaga ng pataas ng $750 million ng bawat isa. Ang DSME 1400 PN ay biglang nagmukhang luma at mura kung ikukumpara sa Naval Group ng at Navantia's offers. Ang package ng Hanwha Ocean ay sumailalim sa Naval Group na nag-aalok ng disenyo at pagtatayo ng bagong submarine base plus training facility sa Subic. Pagsasanay ng mga PN crew kasama ang Rock and Submarine Command, tech transfer para sa mga localized repair at sovereign guarantee loan mula sa South Korean government. Ngunit ang alas ng Hanwha ay ang pangako ng SK government na ilipat ang isang Chang Bogo class submarine sa Philippine Navy. Sinabing mangyayari ito bago pa man matanggap ng Philippine Navy ang unang bagong submarine nito na nagpapahintulot sa submarine force ng PN na magsimula sa pagsasanay at makakuha ng karanasan. Sa ganitong kaayusan, maaaring magkaroon ng 3 submarino ang Philippine Navy sa pagtatapos ng programa sa halip na 2 lamang. Sa kabila nito, naniniwala pa rin kami na kayang palakasin ng Hanwha Ocean ang laro nito. Alinman ito ay maghaharap ng mas advanced at mas may kakayahang submarine tulad ng KSS Deterred Dosan A Changho class o babaan ang presyo ng package nito na sapat upang bigyang katwiran ng alok nito at gawin itong kapaki-pakinabang sa ating bansa. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa bibilhin na submarine ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.